I-feature ko po ngayon sa aking vlog ang Lumpiang Shanghai. If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa aming mga videos. I-ready po natin ang mga sangkap. Start na po natin ang paghihiwa. Ginawa ko pong dalawa yung carrots kasi mas prefer ko po na maraming carrots sa lumpiang Shanghai. Sa lumpiang Shanghai din po, it's a good way po para matutong mapakain natin yung ating mga bagas ng veggies. Hindi po nila manotice yan na may veggies po inside the lumpia wrapper. Kasi mas nananalo po yung taste ng meat. Alam po naman natin na healthy and veggies, especially yung carrots po. It contains vitamins and minerals. May good fiber din po, good source din po siya ng fiber. So, maganda po talaga sa katawan natin, lalo ang mga bagets po natin na matutong kumain ng veggies. Naging technique ko po yan nung elementary pa lang yung mga anak ko. Through lumpiang Shanghai, nalaman, hindi sila aware na may veggies inside, and through that, natuto silang kumain ng veggies. Paliitan po natin yung carrots. Ready na po ang ating mga sangkap. Sa lumpia wrapper naman po, nandyan din po yung chill ng paggagawa ng lumpia. Kasi po, pag sticky, nasisira, or kaya nahirapan po tayong i-separate one by one yung lumpia wrapper. Yan, ready na po ang lumpia wrapper natin. I-mix na po natin lahat ng sangkap. 500 grams pork, 2 large carrots, same na po sila. Nung mahiwa po yung carrots, same na po, ganun na rin po siya karami ng ground pork. Ang onions po, nasa preference nyo po. Kung gusto nyo po mas marami, mas masarap din po siya. Pwede rin po kayo mag-add ng spring onions para mas masarap po ang lumpia. Yung eggs po, isinasama ko talaga siya kasi para po maging maganda yung mold ng ating lumpia. Magiging yung consistency po. Yun po yung alam kong technique. Yung pong pagsasama or pagmix ng eggs. Mix po nating mabuti. Kaya po ginamit ko yung mas malaki na kasirola so that wala pong matatapon na mixture.
At mas mamimix ko po thoroughly yung lahat ng sangkap para sa lumpiang Shanghai. Start na po tayong mag-wrap ng lumpiang Shanghai. Ipakita ko po dito sa video yung mga ilang techniques ko po kung paano po ako nagra-wrap ng lumpia. Di po naiiwasan yung ganyan na minsan may tear or torn yung lumpia wrapper, pero nasa technique naman po yan para ma-cover siya at hindi po maputol yung ating lumpia. Yan, covered na po siya. Yan, may isa na po tayong lumpia. Kung mapapansin niyo po, nilalagay ko po yung mixture near the middle of the lumpia wrapper. Isa po yan sa technique ko para kasi hindi naman po square yung ating lumpia wrapper or hindi po rectangle, para po mas mahaba tingnan or mas nagagamit natin yung lumpia wrapper na mahaba po ang nagiging outcome nung lumpia. Dumadami na po. Another technique po is yung inilalak ko po yung lumpia. Gamit ko po yung water para mag-stick po siya sa end nung lumpia wrapper. Nakasil na po. Ganyan po siya. Yan po ang water po ang pang-lock po sa end ng lumpia wrapper. Dumadami na po. Kung pwede na po sana tayo magprito, pero mas gusto ko pong ipakita sa inyo na if ilang lumpia ang na-wrap natin from that 500 grams of pork. Yan po. Last piece na po yan. Eksakto po yung ating mix na lumpia. Wala pong natapon na wala pong natirang wrapper or wala rin po namang damaged lumpia wrapper. Kaya saktong-sakto po talaga. I hope may natutunan po kayo kung paano po i-wrap ang ating lumpia. Yan, ready na po to fry yung ating lumpia. 30 pieces po yan.
Ikat na po natin ang lumpia. I prefer it I cut it into 3 po. If you want, pwede rin pong half lang or by 2s. Pero para sa akin po, manageable pong iprito pag ikakat ko siya into 3. Kumukulo na po yung oil natin. Dapat po yung boiling point po ng oil na meet natin ng maayos para po maging maganda yung outcome ng ating fried lumpia. I-arrange din po natin para hindi po sayang yung space sa pan. Mas marami po tayong maluluto agad. Sandali lang po nating maluluto yan. So, hintayin po natin or bantayan kasi if it's near golden brown na po, pwede na po natin siyang hahanguin kasi it's better po na hindi masunog or overcook yung lumpia. Yan po. I-drain po natin yung oil. We can use tissue po para malesen po yung oil dun sa lumpiang Shanghai. So, crispy po yan. Better to serve it hot po para ma-enjoy po yung crispiness ng lumpia natin. May second and third batch pa po tayong ipa-fry. Yan na po ang ating lumpiang Shanghai. Luto din po kayo. Masarap po yan. Napatakam ko po kayo. Ano po? Masarap po talaga ang lumpia. I hope you enjoy our video. Na-enjoy nyo po. At sana po palagi kayong manood ng mga vlogs namin. Have a nice day. God bless!